Praise the Lord. Glory be to God. So tayo po yung nagbabalik sa ere. Nagkaroon na naman tayo ng technical problem. So we are back on air, no? Here we are live. But to those who are watching and listening out there in different parts of the Philippine Island and different parts of the world. So we're back because we had a technical problem a while ago. Nagkaroon na tayo ng konting technical problem. Hindi konti yun na. Kasi bigla tayong nawala sa air, naputol tayo eh. Ganun talaga, hindi talaga naiiwasan yan. We are living in an imperfect world. No? May mga problema, pagsubok, laban ng buhay, kakulangan talagang mga nangyayari at nagaganap. So sa mga oras na ito, mga minamahal, tayo po ay nagbabalik muli, ano po? At tayo po ay nawala pansamantala sa ere. So, glory to God. So, pero sa ngayon, tayo po ay nagbabalik, ano po? At para sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood nga po riyan, purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay, kayo po ay nakikinig at nanonood sa live midweek service ng Kingdom of Jesus Fellowship International. Live midweek victorious service ng Kingdom of Jesus Fellowship International. Naunawaan po natin mga minamahal. Ano po, kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, ito po ay live midweek, no? Victorious service, no? Ng Kingdom of Jesus Fellowship International. At ito po ay ginagawa po rito sa main church, no? Dito po sa number 60 Exekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Number 60 Exekiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Ito po ay nasa boundary ng Santo Niño, Paliparan. At ito po ay malapit sa Rusty Lopez Shoe Department Store, Shoe Factory and Department Store. So naunawaan po natin mga minamahal. Ang gawain po natin every Wednesday live, 5 o'clock in the afternoon, and every Sunday at 10 a.m. and 2:30 p.m. in the afternoon. 10 a.m. So 10 a.m. and 2:30 p.m. in the afternoon. Naunawaan po natin mga minamahal. So while we are having or conducting our services in different parts of the Philippine Islands and in the nations of the world. Glory to God. Hallelujah. So, our main church here at Marikina City is every Sunday 10 a.m. in the morning and 2 o'clock in the 2:30 in the afternoon. Naunawaan po natin mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito ay tayo po ay magbukas po ng ating mga banal na kasulatan sa aklat ng 1 Corinthians 10:31. Yan, buksan po natin mga minamahal. Sa 1 Corinthians 10:31. Buksan po natin. Buksan po natin 1 Corinthians 10:31. Yan, napakaganda po ng ating pinag-aaralan sa oras mong ito. Glory to God. 1 Corinthians 10:31. So, tingnan po ninyo mga minamahal. So, hintayin ko po kayo. 1 Corinthians 10:31. So kung handang-handa na po kayo mga minamahal, sa aklat ng 1 Corinthians 10:31, tayo pong lahat ay magbasa. Ano po? 1 Corinthians 10:31. Yan. This message is entitled, "We are created, we are created, and we were created." No? Created, we are, and we were created to glorify God. Tayo po ay nilikha ng Panginoon, no?
para sa kaluwalhatian niya, para sa kanyang karangalan. In the book of 1 Corinthians 10:31, it says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ano man ang inyong ginagawa, maging kumakain man o umiinom, pagkain ha, hindi lason, hindi alak, hindi bisyo, hindi drugs, cocaine, marijuana, hindi po. No? Umiinom, hindi lason, pagkain, inumin talaga, yung nakakabusog, nakakalusog ng katawan. Sa lahat daw po ng ating ginagawa, kahit umiinom o kumakain, ay gawin natin to para sa kaluwalhatian ng Amang sumasalangit. So maliwanag, very, very clear, brethren. No? We should live for the glory of God. Whether we eat or drink, it means our aim for living, the reason why we are living is for glory, for to glorify God, for God's glory. So maliwanag po yun, mga minamahal, na kaya tayo nilikha ng Panginoon kung bakit tayo nabubuhay. No? Is our aim, our purpose in life, no? The reason why we are living, the reason why God created us, is for God's glory, for God's pleasure, to live for Him. Mabuhay po para sa Kanya. Naunawaan po natin, mga minamahal, hindi na po natin ito papakabahay na. The reason of our existence, ang dahilan po ng ating pagkabuhay sa mundong ibabaw na ito, ay para po sa kaluwalhatian, no, ng Amang sumasalangit, no po, para sa kaluwalhatian ng Amang sumasalangit. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. So brethren, listen very carefully. Sa mundong ibabaw na ito, tingnan mo ha, wala na hong pahinga ang pandemya. At tuloy-tuloy po yung mga disaster, calamity, no? Even natural calamities. And we could say that this virus is man-made. Is a man-made. And we could say that this virus is a product of our disobedience to God. No? And there are also natural disasters and calamities such as typhoon, storm, volcanic eruption, landslides, flashlights, water fault, thunderstorm, earthquake, no? Something like that, no? Yan po ay mga natural na kalamidad. So alam na alam po natin, mga minamahal, doon po sa may hindi tayo natutuwa, di ba? Sa mga naganap sa Siargao at sa marami pang probinsya. They were hit by super typhoon. Siargao and many provinces were hit by super typhoon, no? At we were not happy about it. Pero makikita natin, many places were devastated, no? Nakita po natin yung pagkalugmok po ng maraming probinsya. Eh kasabay po niyan, makikita po natin marami pa rin mga sunog, di ba? Mga pagsabog ng bulkan, ito pong paglala ngayon ng pandemya, no? Akala natin itong Delta variant na ito, makakausog na tayo rito. Tapos may dumating na naman na Omicron variant, no? At meron pang tinatawag na IHU at may tinatawag pa na Delta Omicron variant. The combination daw of Delta and Omicron variant. Ano po ang ibig kong tukuyin sa oras na ito? Number one, what I am going to establish right now, the reason of our existence is to give glory to God for His pleasure. Yan. Makikita po natin yan sa aklat ng Revelations 4:11. Makikita po natin sa aklat ng Revelations 4:11. Makikita natin ang katotohanan na tayo po ay nilikha ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian, para sa kanyang karangalan. Revelations 4:11. "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created." They are and were created.
So we are and were created for God's glory. We are and we are created for God's glory. They are and were created for His pleasure. Yung po eh, naunawaan po natin. So hindi tayo binuhay ng Panginoon para masunod yung sarili natin at mabuhay para sa sarili natin at magpakaligaya para sa sarili natin at mapunta sa impyerno. You know, if we are living only for ourselves, you know, we never experience the true meaning of life. We never experience the joy of serving God. We never experience true happiness that comes in knowing intimately the Lord Jesus Christ and serving Him. Ganun po yun, mga minamahal. Hindi po natin nararanasan ang totoong buhay, na puno ng kasiyahan, kakaibang kaligayahan, bunga ng ating pagkaalam at pagkaunawa, pagkaintindi at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay may relihiyon, pero hindi ka pa born again, hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, you have religion, but not yet, no? But not yet surrender your life to Jesus. No, Jesus is not yet not yet the king of your life. You know, you don't experience the true meaning of life, the true joy, the true happiness in knowing God intimately and in serving Him. Kaya ayun po yun eh. Kaya ano po yung kaibahan ng mga totoong Kristiyano? No, ang mga totoong Kristiyano nabubuhay po sa kalinisin, katuwiran, kabanalan ng Panginoon. Nabubuhay po sa kalooban ng Panginoon. Ulitin ko po uli. Ang mga tunay na Kristiyano ay nabubuhay sa kalinisan, katwirang, kabanalan ng Panginoon. Nabubuhay ayon sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Naglilingkod, nagsasakripisyo, nagtitiis, alang-alang na magawa ang kalooban ng Amang sumasalangit. Yun yun. Kaya ayun ang pagkakaiba, the difference of believers and unbelievers. The unbelievers have religions. Maybe they have religions or they are atheists and they are living outside the will of God. They are living to satisfy their own pleasure, their own desire to satisfy others. No? Not satisfying the heart of God, not glorifying God. Ganun po yun eh. Kaya number one na gusto kong idiin sa oras na ito, nilikha tayo ng Panginoon, ginawa tayo ng Diyos para makapagbigay ng kaluwalhatian, karangalan sa Kanya. Hindi tayo ginawa ng Diyos para pumunta ng impyerno, magkasala, na tayo ay mabuhay na wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon, pinapasaya natin ang ating mga sarili lamang o ang sino-sino lamang, pero hindi tayo nabubuhay para sa Diyos. Kung tayo man ay nagsasacrifice, maybe we are sacrificing, but not for God. We are suffering, full of pain, and sacrificing, but not for the glory of God. You know, those are truly sacrificing and have pain and suffering because of doing the perfect will of the Lord. You know, brethren, we have reward. We will go to heaven, and not only that, we do experience joy that passes all understanding. Yun ang wala sa mga hindi Kristiyano. Yung bang kaligayahang hindi nila nararanasan yung kaligayahang ibinibigay bunga ng paglilingkod sa Diyos. Ganoon yun eh. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, mga ngaral, manggagawa ng Panginoon na umaatras, sumusuko, bumibigay, o kinukopya mo yung mga unbelievers, na parang ang tingin mo itong mga unbelievers na ito na wala sa gitna ng kalooban ng Diyos, parang mas masarap na sila itularan, ay nagkakamali ho tayo. Do not imitate, do not copy, do not follow the ways of the world. Do not follow the unbelievers. They only live for themselves, but not for God. They will go to hell. Yes, truly they will go to hell. And not only that, they never experience the true meaning of life, true happiness that comes from serving the Lord. Yung knowing God intimately,
suffering, sacrificing for Him, you know, the joy, the joy, no? Yung joy na iyon, eh hindi nila ito nararanasan. Kaya number one, write it down, all peoples on earth should live for God's glory. Yun po yun, mga minamahal. 1 Corinthians 10:31 and Revelations 4:11. Ano pong sabi sa aklat ng Matthew 10:32-33? Matthew 10:32-33. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will also disown before my Father in heaven. Matthew 10:32-33. Sino man ang kinikilala ako, sabi ni Jesus, sa harapan ng maraming tao, ng sino pa mang tao, ng ibang tao, siya rin ay kikilalanin ko doon sa langit sa harapan ng Ama. Pero kapag ako ay tinalikuran niya, ikinaila niya sa mundong ibabaw na ito sa harapan ng mga tao, ikakaila ko rin siya doon sa harapan ng Amang sumasalangit. Ibig sabihin, we will be rejected. We will not reach heaven. We will not receive eternal life in heaven. We will be sent to hell because we never acknowledge Jesus in our lives and we never acknowledge Jesus in front of others. Yun po eh, mga minamahal. Kaya ang liwanag po na ang ibig sabihin ng 1 Corinthians 10:31, no, eh mabuhay ka para sa Diyos. At kinakailangang makita at malaman ng buong mundo na nabubuhay ka para sa Diyos. Yes, your classmates, your office mates, your neighbors, your classmates, your office mates, your neighbors, no, your loved ones, friends and relatives, all peoples on earth must know that you are a Christian. You are a follower of Christ. You are living for Christ, living with Christ, and living with Christ. Living with Christ, living for Christ, and living like Christ. Ikaw ay nabubuhay para sa Diyos, kasama ang Diyos, at nabubuhay na tinutularan ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Naunawaan po natin. So number one, write it down, we must live for God's glory. And number two, the whole world must know that we are Christians living for God. Kaya yung mga secret disciples, secret Christian, wala pong ganun. Kinakailangan malaman ng mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kamag-anakan mo, batchmate mo, office mate mo, lahat ng tao sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ikaw ay isang Kristiyano, mananampalataya ni Kristo Jesus. Naunawaan po ba natin? So dapat nilang malaman yan. No? Anong sabi sa Matthew 10:38-39? Matthew 10:38-39, whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. And whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Sino man daw po ang hindi magpasa ng kanyang krus at hindi sumunod sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi karapat-dapat. At sino man daw po ang naghahanap ng buhay na ito ay siyang mawawalan. At sino man daw ang nawawalan para sa Diyos ng buhay, siya ay nagkakaroon nito. Ang dahilan po kung bakit alam ng buong mundo na si Jesus ay nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, nagpasa ng krus, nabayubay sa krus, at pinako sa krus, at namatay sa krus, alam ng buong mundo na ang dahilan ay para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng buong mundo. The reason why Christ died on the cross of the Calvary is in order for you and me to be saved. Jesus Christ was crucified and died on the cross of the Calvary to pay the penalty of our sins. God doesn't want us to go to heaven. He died on the cross in order for us not to go to hell,
but to go to heaven. He doesn't want us to go to hell, but to go to heaven. Not to receive eternal damnation, eternal wrath in hell, but eternal life in heaven. So alam ng mundo. Alam ng mundo. Kung merong hindi nakakaalam nito, ewan ko anong klase yun. Baka nabubuang na yun, nababagtit na yun. Maybe that person is crazy, insane, out of his or her mind. If a person does not accept that Jesus Christ is man, is God manifested in the flesh, became man. God became man. And God, the Lord Jesus Christ, was suffered from the hands of sinners, crucified and died on the cross of the Calvary to pay the penalty of our sins. If any person is rejecting this truth, oh, he is insane, she is insane. He or she is out of her mind, crazy. No? Siya po ay wala sa kanyang katinuan. Naunawaan po ba natin? No? Nire-reject niya eh. You know, ignorance of the truth is still a sin. Ganun po yun eh. Hindi nangangahulugang hindi mo alam yung batas, eh makakalusot ka na sa batas. Hindi po ganoon. Tanungin niyo po ang mga mambabatas, ang mga nakakaalam sa batas. Hindi nangangahulugang hindi mo alam ang batas, eh makakalusot ka na sa batas. Kaya kumulik, huwag niyong palusutin yung mga labagis na sa batas. Parang awa niyo na. Dahil kung palulusutin ninyo yung mga labagis na sa batas, pati kayo parurusahan ng Panginoon. Those who are should judge, no? According to law, according to truth. So please judge according to the truth. And receive not the punishment of the Lord, no? Ganun po yun eh. Kasi pag yung mga walang sala, pinapawalang sala mo yung makasalanan, eh kasama ka rin eh sa kaparusahan ng Panginoon sapagkat hindi mo tinanggap na makasalanan yan tapos pinakawalan mo. So kasama ka sa kaparusahan ng Panginoon, kasama ka sa pagpunta sa impyerno. Ganun po yun mga minamahal eh. Kaya hindi ko maintindihan, hindi ko maunawaan. Bakit maraming Kristiyano, mga pastor, mga pastora, mga bishop, mga reverend, sabi kinakampanya at mga at binoboto yung sabog, magnanakaw, mandurugas, hindi umaattend ng meeting, tax evader. I cannot understand, no? Why bishops, Christians, pastors, so-called, no? Reverends, no? Are campaigning, not just voting, but campaigning for addict, for tax evader, for corrupt, for those who have ill-gotten wealth. Hindi ko maintindihan. I cannot understand. Naunawaan po ba natin? Siguro ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. They were blinded by the devil. But it's sad. It's sad, no? 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 2 Corinthians 4:4. 2 Corinthians 4:4. They were blinded. No, they were blinded, no, by Satan. But kaya lang ang problema, ang masakit. Eh naturingang Kristiyano ka, pastor ka, pastora ka, naturingang reverend ka, naturingang bishop ka, pambihira, head ka ng church, sinasabi mong head ka, founder ka, president ka. Tapos katapos-tapusan eh, binoboto mo, kinakampanya mo yung mga tax evader, may ill-gotten wealth, corrupt, magnanakaw, mga oh my gulay, mga palusot, mga oh my gulay. Naunawaan po ba natin mga minamahal? So, ano po ang ibig nating tukuyin sa oras na ito? We all know that Jesus Christ is God and became flesh, became human, became man, and died on the cross of the Calvary to save us. To pay the penalty of sins, of our sins, in order for us not to go to hell, but to go to heaven. Alam nating lahat, at dapat nating malamang lahat, na si Kristo ay Diyos na nagkatawang taong namatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang ating mga kasalanan. So ngayon, as Christians, if we are saying that we are Christian, kung sinasabi natin tayo mga Kristiyano, eh di dapat makita rin ng buong mundo
na tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Naunawaan po ba natin? Dapat nakikita ng mga tao na nabubuhay tayo para sa Kanya. Kaya ang liwanag ng sinasabi ng Panginoon, no? Sa aklat ng Matthew 10:32-33, "Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven." Matthew 10:38-39, "Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it." Yan pong sinasabi ng Matthew 10:38-39, no? Sino man ang kinikilala ako, pinapaalam sa buong mundo na ako si Christ, kanyang Lord God Savior niya. Lord God Savior ng kanyang buhay, Lord God Savior ng kanyang buhay. Sino man ang ipinapakita, sinasabi, pinapakilala sa buong mundo na siya bilang Kristiyano, si Kristo ang Lord God Savior ng kanyang buhay. Hindi niya ikinahihiya, ipinagmamalaki niya, ipinagyayabang niya. Ginagawa niya yung kalooban ng Amang Suma sa langit. No? Yan daw po ay karapat dapat sa Diyos at papasok ng langit at merong reward. Naunawaan po ba natin? Baka matagal ka na pong nagbabasa, hindi mo pa naiintindihan yung ibig sabihin ng Matthew 10:32-33 at Matthew 10:38-39. So, para lubusan nating maunawaan, ito po ang sinasabi sa aklat po ng Matthew 5:14-16. Matthew 5:14-16. Ano pong sabi rito sa Matthew 5:14-16? "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Again, Matthew 5:14-16. "You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Sabi ng Matthew 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ng sangkatauhan, ng daigdig na ito, ng mundong ibabaw na ito. No? Kayo ay isang syudad, isang lugar na hindi pwedeng itago. No? Na kayo ay nandoon sa mamataas na kalagayan na nakikita ng lahat. No? Ganun din naman ang mga ilaw, kapag ito ay sinindihan mo, hindi mo ito inilalagay sa ilalim para maitago. Pag nagsindi ka ng ilaw, ilalabas mo yan upang lahat ay maliwanagan. Ganun po yun. Ganun din naman kayo, sabi ng banal na kasulatan, kayo ang ilaw ng sangkatauhan. So, pagliwanagin ninyo ang inyong sarili, hayaang makita ng mga tao na Kristiyano kayo sa isip, salita, sa gawa. Nakikita sa inyo yung holiness, righteousness, purity ni God. No? Nagliligtas kayo ng kaluluwa, umaawit, tumutugtog, sumasayaw kayo sa Panginoon, nagliligtas kayo ng kaluluwa. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, number one, the whole world must see, no, that we are living for Christ, living with Christ, living like Christ, no, doing the will of God and following the footsteps of Christ. The whole world must see that we are evangelizing the lost. Dalawa kasi ang pag-i-evangelize. Number one, ipakita mo yung pagka-Kristiyano mo sa buhay mo. Number two, ikayatin mo sila na maging Kristiyano. Preach the gospel to them, share the gospel to them, share the truth to them. Ganun ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano, ipinapakita mo sa kanila, Kristiyano ka. Ikaw ay nagbibigay na ikaputandog para sa gawain ng Lord. Hindi ka lang nagbibigay na ikaputandog, nagpe-perasprots ka pa. So kayo ngayon, magbigay kayo na ikaputandog, pledge, love gifts, etc. Para sa radyo, para sa television, mission to the world, ministry of compassion, helping for the help, for the, to help the poor and the needy. No? Ngayon, at the same time, ngayon, ito, dapat ngayong unang buwan, ang ngayong unang taong pamasok na ito, dapat prosperous ang ginagawa niyo muna ngayon. So next month, sa kanyo uli ibigay yung inyong mga
yung mga binibigyan nyo regular. No? You are giving regularly your tithes, offering, pledges, love gifts for the radio, for the television, for the social media, for the mission to the world, for the ministry of compassion, to help the poor and the needy. You are giving your tithes and offerings regularly to the Lord, every week, every 15 days, or every month. But this time around, you have to give your first fruits, Proverbs 3, 9, and 10. So, ibinibigay mo po ang iyong ikapotandog, regular mong ginagawa yan, every week, every 15 days, or every month. Pero sa ngayon, Kawikaan 3:9 at 10, ibigay mo muna ang iyong first fruits. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Upang sa ganoon ay lalo pa tayong magamit ni Lord mightily, effectively, at lalo pa tayong pagpalain ng ating Panginoon. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, bigyan natin ng conclusion ng maikli nating pinag-aaralan sa oras na ito. 1 Corinthians 10:31. We are created and were created for the glory of God or to glorify God. We are created and we were created to glorify God. 1 Corinthians 10:31. So whatever you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. At ano po ang sabi ng Revelations 4:11? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Marapat ka, O Panginoon namin at Diyos namin, na tumanggap ng kalabalatin at ng kapurihan at ng kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay dahil sa iyong kalooban, no? Dahil sa iyong karangalan, dahil sa iyong kasiyahan, nangagsilitaw at nanghalikha ang lahat ng bagay. Pahayag 4:11. So, brethren, dito na po ako magwawakas bago tayo manalangin. Lingkod ng Diyos, parang wala nang katapusan yung epidemya. Hindi mo alam kung bukas buhay ka pa o hindi. Parang walang katapusan yung mga calamities and disasters na ito. Diba napansin ninyo yung Siargao at maraming lugar, maraming probinsya, especially Siargao. Ang Siargao ay ginawa ng paradise ng maraming taga Metro Manila at mga taga iba't ibang probinsya. At maraming taga iba't ibang bansa, ginawa na nila itong paradise. Pero biglang-bigla tinamaan ito ng super typhoon. Anong pinapakita rito ng Panginoon? Itong mundong ibabaw na ito sa ayaw mo sa gusto, Mateo 24:1 at mga sumusunod na mga talata. Wawasakin talaga ito. 2 Peter chapter 3, no? This earth will be laid bare. It will be burned with sulfur, fire. With sulfur from heaven, with fire, with sulfur from heaven. Whether you like it or not, all buildings here on earth, anything that has been built, all these things will be destroyed, will put to nothing. Ipinapaalam sa atin ng Diyos, ang mundong ibabaw ay may katapusan. Ang mundong ibabaw na ito ay may pagkasira, may pagkawasak. Ipinapakita sa atin ng Panginoon merong ikalawang pagbabalik, may rapture of the church. Ipinapakita ng Panginoon that we will grow old and die. We will not remain here on earth forever. We have to accept it. We will become old and die. And many are not reaching old age, even in their youthhood, in their childhood, they experience that. Alam na alam po natin yan. Yung iba nga, hindi na nga tumanda eh. Bata pa lang sila, kabataan pa lang sila, namatay. So, ipinapakita rito ng Panginoon na mabuhay tayo para sa Diyos. Mabuhay tayo. Kasi kung hindi tayo mabubuhay sa Diyos, number one, pupunta tayo ng impyerno. Pag hindi tayo mabubuhay para sa Diyos. At hindi natin mararanasan yung tunay na buhay. Yung tunay na kahulugan ng buhay. Yung masarap na buhay, bunga ng paglilingkod para sa Panginoon.
anumang sakripisyo, anumang tiisin, no? Bunga ng paglilingkod sa Diyos. Ano mo ang dinudulot nun, kaligayahan. At hindi lang yun. Talagang papasok talaga tayo ng langit. At whether we like it or not, andun talaga yung reward ng Diyos in time, even in times of pandemic. Those who are in the will of God, even in times of pandemic, God is protecting them. And God is blessing them. And God is using them mightily effectively even in times of pandemic. Yun ang kaibahan eh. Sa gitna ng pandemya, yung mga totoong sumusunod sa kalooban ng Lord, iniingatan, pinoprotektahan ng Diyos, pinapagpala ng Diyos, at ginagamit ng Lord para sa kaligtasan ng maraming tao. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So, glory to God. Kaya, kung ang buhay mo ay hindi nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, pupunta ka ng impyerno. At hindi nakikita ng Panginoon, at na hindi mo na ipapakita sa mga tao na ginagawa mo ang kalooban ng Lord. Ano ba yung ginagawa mo yung kalooban ng Lord? Liwanagin po natin. We are doing the will of God. We are living a holy life, righteous life, pure life, clean life. No? We are evangelizing the lost. We are showing to the world our good deeds. We are serving the Lord, singing, dancing to the Lord, offering our lives and talents to the Lord. We are giving our tithes, offering first fruits to the Lord. Yun po yun eh. Yun po ang kaibahan ng mga Kristiyano sa hindi Kristiyano eh. Alam mo, may mga Kristiyanong mabababaw eh. Pero kaya nga, kinakailangan tayo maging people of highest calling and people of destiny. Maging apostolic people tayo eh. Na talagang hindi tayo satisfied eh. Na hindi talaga natin maibigay yung pinaka-the best natin sa ating Panginoon eh. Kung last year, no, we gave our best to the Lord, we will give our best more to God this year, this new year. Yun yun eh. Because we know, number one, we will go to heaven. Because we are forgiven by God, both by the blood of Christ. No? And secondly, the Lord is protecting us, giving us healing and miracle. The Lord is rewarding us. Glory to God. Even in times of pandemic, the Lord is protecting and blessing us, rewarding us, and the Lord is using us more mightily, effectively in this final hour. Kaya po, mga minamahal, sa oras na ito, ito po yung conclusion. No? Mabuhay tayo para sa Diyos. Yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. E lingkod ng Diyos, kung titingnan mo, kahit naman hindi ako Kristiyano, hindi ako nagpapakabanal, hindi ako nadumadalo, hindi ako nagbibigay na ikapu at handog at first fruits. Aba, tinan mo naman yung pag-aaral ko, yung trabaho ko, negosyo ko, palaki ng palaki, palawak ng palawak, palakas ng palagas, palago ng pargo, parami ng parami. Hindi mo ba nakikita? Eh, halos ikuti namin ang buong Pilipinas, buong mundo. Wala kaming tigil, wala kaming pahinga. Pagawa kami ng pagawa ng aming bahay, palaki ng palaki. Pasensya ka na po, ha? Ganyan din po yung mga naranasan ng marami na kung kailan sinasabi nilang payapa ang lahat at matagumpay ang lahat, saka dumating ang kamatayan, saka dumating ang trahedya at ang kahirapan, ang problema at ang pagsubok ng buhay. Huwag mo nang hintayin ikaw pa ang sumunod at pumunta ka ng impyerno. Huwag mo nang hintayin ikaw pa ang sumunod at saka mo maisip na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. The Bible declares, when people are saying, peace, peace, no? Then, destruction comes. Kung kailan daw sinasabi ng mga tao na kapayapaan, kapayapaan, eh saka dumating ang destruction. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Kung kailan nila sinasabi na sila raw ay walang sakit, may pera, no? Mga minamahal, alam mo, paliwanag ko to sa iyo bago ako magwakas. Alam mo, ang Marikina ay mababang lugar. Pero never na kami po ay pinasok ng tubig anumang klase ng baha, anumang klase ng bagyo. Never na
pinasok yung bahay namin. Nagbabagsakan yung mga tanim naming puno. Pero yung bahay namin, pasukin ng baha, ng putik. Never na nangyari yan. Pero dumating yung undoy, hindi kami nakaligtas. Anong ibig sabihin nito? Brethren, isang paalala lang lahat sa atin, isang warning lang lahat sa atin. Huwag mo sabihin wala kang sakit ngayon, mapera ka ngayon. Hindi mo alam kung biglang dumating at nawa, walang biglang dumating. Pero anong ibig kong tukuyin? Kapag ang kamatayan ay dumating, kinakailangan tinanggap mo na si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo. At kapag dumating ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, siguraduhin mong si Jesus, ang Diyos Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi kung hindi magkakagayon, delikado. Delikado. Kaya po, warning po sa lahat. Warning. You know, death is certain. It comes unexpectedly. It comes unexpectedly. So be prepared, get ready. Accept Jesus Christ now as our Lord, God, and Savior. And whether we like it or not, trials, pain, problems comes to any people, whether Christians or unbelievers. If Jesus Christ is not yet the Lord, God, Savior of your lives, I tell you, you cannot stand. Hindi ka makakatindig, hindi ka makakatayo. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos sapagkat hindi lang ako ligtas. Nagliligtas po ako. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos na hindi lang ako gumagaling at hindi lang ako tumatanggap ng himala. Ginagamit ako ng Diyos para ang marami gumaling at tumanggap ng himala. Ako yung nagpapasalamat sa Diyos na hindi ko lang nalalampasan ang mga problema ng buhay. Nagiging daan din ako upang ang marami ay makaangat sa kanilang mga problema pagsubok laban ng buhay. I'm glad because I'm saved. An instrument of God for the salvation of the world. I'm glad I'm receiving healing and miracles. And I'm glad I am instrument by God in order for many to receive healing and miracles from Jesus. I'm glad that I overcome all the trials and the problems of life, and I'm glad I am instrument of God to help them to overcome trials and problems of life. Yun po ang gusto ng Panginoon eh. Yung hindi ka lang papasok ng langit, kung hindi ginagamit ka pa ng Diyos instrumento para ang maraming tao pumasok ng langit. Hindi ka lang gumagaling at tumatanggap ng himala. Hindi ka lang nakakalusot sa mga problema at pagsubok laban ng buhay. Nagiging instrumento ka ng Panginoon. So brethren, ito ang nais ng Diyos. So live for God's glory, for God's glory. Live to glorify God. Because we are created and we were created for His pleasure. For God's glory, to glorify Him. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, ibigay mo ng maayos ang ikapo mo at handog, ang mga pledges mo, ang mga love gifts mo. Maglingkod ka sa Panginoon. Gawin mong priority ang Diyos. Ibigay mo ang first fruits mo. Ang pagbibigay ng first fruits, minsan lang yan eh. Sa unang buwan, sa unang tanggap, bagong pasok ka sa trabaho, bagong kita ng negosyo, yung unang kita, bigay mo sa Panginoon. O yung unang buwan, the first month, your income for the first month, or your first salary for first wages, for first wage, you are giving it to God, and that is first fruits. Proverbs 3, 9, and 10. So the Lord has a promise. God will return everything that we are giving for God. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, nung dumating yung bagyong undoy dito sa amin sa Marikina, lubog yung aming first floor. Mabuti na lang may second floor kami. Lubog. Marami kaming mga gamit, pati sasakyan, nasira. Our vehicle, many appliances or things, many books, you know, were destroyed by flood, by mud,
But despite of all these things, no, we conducted ministry of compassion from our own, anything that we can offer. We also ask the Kingdom of Jesus Fellowship, and we ask others also to join us in serving the Lord and giving and helping the poor and the needy. Isipin mo ha, lubog na yung first floor namin. Isipin mo ha. Pero sa kabila ng lahat, tumulong pa rin kami, kinausap ko pa rin yung pamilya ko, kinausap ko yung mga anak ko. Tutulong tayo. Pumayag naman sila. At yun ang lagi kong ginagawa. At yun ang lagi namin ginagawa. So nakakatawa, no? Paano? Kung sa pagdating ng bagyong undoy na yun, eh, wala kaming Kristo sa puso namin, eh, titumba kami. Baka patay na kami. Pangalawa, eh, hindi pa kami nakatulong sa marami. Pero sa kabilang ng lahat, nakatulong kami sa marami. O purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, dito na po ako magwawakas. Ano ang gusto mo? Pumunta sa impyerno dahil hindi mo tinanggap si Christ bilang Lord God Saver ng buhay mo, backslider ka, nabubuhay ka sa bisyo at kasalanan, kinakampanya mo, iboboto mo, corrupt, magnanakaw, sinungaling, tax evader, may ill-gotten wealth. Yan ang gusto mo, sabog. Tanungin mo sarili mo. Hindi ka dumadalo, hindi ka nagbibigay na ikaw po, handog, perspos, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Nabubuhay ka lang para sa sarili mo. Tanungin mo sarili mo. O ikaw ay mabuhay, no, for God. Living for God. No, accepting Jesus Christ as our Lord, God, and Savior. Living a holy, righteous, pure, clean life. Serving the Lord, living for Him. Glorify His name. So it's up to you. What will you choose? Or to live without Jesus, living in vices, in unholy, unrighteous life, living in sin. So it's up to you. So brethren, but I tell you, the reason why we live is to glorify His name. So conclusion, bago tayo manalangin, pwede kang mabuhay, may relihiyon, o ateista, pero nabubuhay sa maling pagsamba, sa bisyo at kasalanan, hindi ginagawa ang kalooban ng Lord. Nabubuhay sa karumihan at kahalayan. Pwede rin namang tanggapin mo si Christ bilang Lord God Saver ng buhay mo. Magsakripisyo, magtiis, maglingkod sa Panginoon, lumayo sa mga bisyo at kasalanan at mga maling tao. Pero alam mo namang papasok ka ng langit, puprotektahan at gagabayan ng Lord. Ibibigay sa sagutin, merong reward. So nasa sa atin po ang pagpipili. And I believe with all of my heart, pipiliin natin ang pinakamainam para sa Diyos sa oras na ito. Alam mo, kung naniniwala kang may impyerno, kung naniniwala kang si Kristo ay darating muli, rapture of the church, if you believe that there is hell, if you believe that Jesus Christ is coming again, rapture of the church, then you will live a holy life. You will live according to what is written in the Word of God, in accordance with what the Bible is teaching. Mabubuhay ka para sa Diyos. Kaya ganun po yun eh. Kaya yung mga nabubuhay para sa Diyos, matpatuloy kayong mabuhay para sa Diyos. Ibigay nyo yung pinakadabesyo sa Diyos. At huwag nyo hindi nyo ibibigay ang pinakadabesyo sa Diyos. Kasi yan ang dahilan kung bakit tayo ginawa ng Panginoon at nilikha ng Panginoon. Ano nga ang sabi ng banal na kasulatan? As long as I live, I will glorify the Lord. Naunawaan po natin mga minamahal. Habang tayo raw po ay nabubuhay, ano po, atin daw pong pupurihin ang ating Panginoon. Naunawaan po natin Psalm 86 verse 12. Psalm 86 verse 12. Psalm 86 verse 12. I will praise you, Lord, my God. I will praise you, Lord, my God. With all my heart, I will glorify your name forever. I will praise you, Lord, my God. With all my heart, I will glorify your name forever. Psalm 86 verse 12.
I will praise you, Lord God. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Pupurihin kita, Panginoon ko, Diyos ko, ng buong puso. Pararangalan ko ang iyong dakilang pangalan habang buhay. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. For as long as I live, I will glorify the Lord. As long as there's bread in me, His praises I proclaim. I will adore Him, bow and worship before Him. The sacrifice of praise I will give to His name. And I will glorify the Lord. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, and as long as there's bread in me, I will glorify the Lord my God. For as long as I live, oh, I will glorify the Lord. As long as there's bread in me, His praises I proclaim. I will adore Him, bow and worship before Him. The sacrifice of praise I will bring to His name. And I will glorify the Lord. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, as long as there's bread in me, I will glorify His name forever. Psalm 86 verse 12. Pupurihin ko ang Panginoon ng buong puso ko. Pararangalan ko ang kanyang dakilang pangalan habang buhay. Bayang Pilipinas, buong mundo, nilikha at ginawa tayo ng Diyos para sa kanyang karangalan. Ayaw ng Diyos na pupunta tayo ng impyerno. Ayaw ng Diyos sa pagdumarating ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay, bagsak tayo, hindi natin ito nakakayanan. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo napuprotektahan. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo nakapagliligtas ng mga kaluluwa. Ayaw ng Panginoon na hindi natin na ipapakita sa buong mundo ang karakter ng pagiging isang Kristiyano. So kinakailangang makita ng buong Pilipinas at ng buong mundo, the Philippines and the nations of the world must be seen in us that we are living a holy, righteous, pure, clean life for Jesus. We are obeying the will of the Lord, the teaching of Christ. We are practicing what the Bible is teaching. We are serving the Lord. We are giving our lives to the Lord. Through sunshine or rain, through daylight or nighttime, we are continually serving the Lord. Halalabariribiyan dararabahanda. Mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon. Huwag tayong nanghihina, nang lalamig, sumusuka, tumatras, at priority natin ang ating Panginoon. Makinig ka pong maigi. Itong pandemyang nararanasan natin at ang nagaganap ng mga natural calamities, more shaking will come to the nations of the world. More judgments are coming to the nations of the world. More tragedies and calamities are coming to the nations of the world. This, it seems, an ending crisis, pandemic crisis, worldwide pandemic crisis, is just a call of God. It's just a call of God. It's just an examination in order for us to see ourselves if we are living for God's glory. Ang mga kalamidad na ito at walang tigil na pandemyang ito ay nagpapakita at nagtatanong sa atin, tayo ba ay nabubuhay para sa Panginoon? More challenges are coming to the Philippine Islands and to the nations of the world. But it will reveal our true character if we are only living for God and if we are living for God. Taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. For as long as there's bread in me, I will glorify the Lord my God. And I will glorify the Lord. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live,
And as long as I have breath, I will glorify the Lord my God. And I will glorify the Lord. I will lift my voice to praise His name. For as long as I live, and as long as there's bread in me, I will glorify the Lord my God. Panginoon, sa oras na ito, nakataas po ang aming dalawang kamay patungo ng langit. We are lifting our both hands to you, Jesus Christ. We are doing it for you, Jesus Christ. Naniniwala po kami, Panginoon, Jesus Christ, that you are God. God manifested in the flesh. The reason why you became man is to die on the cross of the Calvary for the payment of the penalty of our sins. Nagkatawang tao ka, namatay sa krus ng Kalbaryo. Binigay mo po ang buhay mo sa amin upang kami maligtas, huwag pumunta ng impyerno, pumasok po ng langit. You gave your life to us, Jesus Christ, in order for us not to go to hell but to receive eternal life in heaven. So we are now opening the door of our hearts. Come into our hearts. Jesus, be the Lord God and Savior of our lives. Help us, Lord, to do only in accordance to Thine will. Turuan niyo po kami, Panginoong Hesus, na mabuhay lamang para sa iyong kalooban. At gawin namin ang iyong kalooban, tapusin namin ang iyong kalooban hanggang huling, sa huling hininga ng aming mga buhay. Marami, Panginoon, hindi alam ang iyong kalooban, at ginawa pansamantala ang iyong kalooban, pero hindi nagpatuloy, hindi tinapos. But Lord, we will live for you. And we will live, Father God, doing Thine will till the last breath of our lives. Thank you, Lord, for writing our names in the book of life. Thank you, Jesus. And thank you, Lord, for opportunity to serve you, to worship you, and to glorify your name. Sa oras na ito, salamat po, Ama, sa kagalingan. Salamat po, Ama, sa himala, pagpapala at kasaganaan at divine protection. Salamat po, Ama, na ang buhay namin ginagamit mo para sa patotoo at kaligtasan ng maraming tao. Patotoo kami sa kanila para mabago sila at maligtas sila. Ginagamit nyo kami para ishare sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat, Panginoong Diyos. Thank you, God, for our lives. It is a testimony. Our testimony is, Father God, we are the salt and the light of this world. And you are using us to preach the truth and to save the humanity, to save the world, to propagate your gospel. Urarabasyanda. Salamat po, Ama, pinapagpala nyo kami at patuloy kaming nagigintapat, ibinibigay ang aming mga ikapuhandog at pastors. Thank you, Lord, for blessing us continually, even in times of pandemic, and even in times of crisis, even in times of different calamities and disasters. You are blessing us continually. We will faithfully give our first fruits, our tithes, offerings, pledges, love gifts, etc. And we will offer our best to you. Salamat po, Ama, ng marami sa pangalan ni Jesus. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, magpasalamat tayo. Nagpatawad, nagpagalingan Diyos, at gumawa ang Diyos ang mga dakila at mabubuting bagay. Thank God, thank Jesus, the Lord save us, the Lord heal us. The Lord is giving us miracle, protecting us, and blessing us in every area and aspects of our lives. Truly, we will win the world for Jesus. We will save the world for Jesus. Thank you, God, for our radio and television ministry, for our social media ministry, for our ministries, God. Thank you, Lord, for this Kingdom of Jesus Fellowship. Thank you, Lord, for those who are praying and passing, joining us, partnering us, to save the Philippine Islands and the nations of the world. Salamat po, Ama, sa ministering ito at sa lahat ng mga matatapat na kasama namin sa ministering ito. Salamat po, Ama, ng marami. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. So gusto kong marinig yung magandang ginawa ng Lord, yung mga patotoo ninyo, paano kayo pinatawad, pinagaling, pinakalakas, pinagpala ng Diyos, paano kayo na-bless sa ministering ito. I want to hear your testimony. So PM here, how the Lord bless you through this ministry, how you receive healing and miracle. God grant the good request of your heart. And don't forget to send your tithes, offering, first fruits, pledges, etc. PM here. And the ways and means are being plus on the screen. So nasa screen po, mga minamahal, yung pong nasa screen po.
yung pong kaparaanan upang maibigay po natin ng maayos ang ating mga ikapo at handog. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, ako po ay nagpapatuloy na nandito at ang akin pong pamilya, me and my family are continually here forever. If you need questions, if you need inquiries, if you need counselings, prayer requests, just PM here. We are here for you, me and my family, and the Kingdom of Jesus Fellowship are always here for you. And we will be here for you forever. At naniniwala din ako, nandyan din kayo, nananalangin, nag-aayon at sumusuport sa amin hanggang wakas. Gusto kong sabihin sa inyo, the world will be cruel, and many will be cruel. But remember this, your God is good, and your God is good all the time, and your God is good forever. So God bless you, Jesus loves you, and we love you too. Amen and amen.